ابي تقل ما تقل سموه غنا تبع زوي ونمي مع بعض You doing? Can I go now? Not until nasabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo dito. I will explain everything to you tomorrow. Can I go now?
looks bad, man. Mga agent din gumawa niyan sa'yo. Hindi na importante yan. Si Echo. Nakita ko binitbit na siya ng CIB. Sila nang bahala sa kanya. May problema tayo. May nakatakas. Ano? Kung hindi sana. Basta may isang nakapuslit. Magdasal ka na. Binitbit na rin ang CIB yan. Hindi nila ako nakilala. Nakamaskara ako. Pero alam nila na ako may dala ng truck na walang laman na kargamento. Brace yourself, Tisoy. Sigurado malalaman na engineer to. Kasama ni Tisoy na tumakas si Echo. Yes po, engineer. Sana ligtas sila. Marami kami, pero madami din ang tauhan ni Mr. Villamor. Kilala ko si Villamor, hindi yung madaling magalit dahil alam ko na kailangan niya ang goods today. Magagalit lang yan kung hindi niya nakuha yung goods, which weren't there in the first place. Oo, galit na galit si Mr. Villamor nung makita niyang walang laman yung kargamento. Sino nag-drive ang truck? Si Tisoyo. Mabuti, nauna ka nagsabi sa akin kasi inuna mo yung sarili mo. Romulo, give this guy the best medical attention. Ikaw nang bahala sa kanya. Si Engineer, salamat po. So si Tisoy ang may gawa nito kay Echo, Engineer. All this time, nagpapakitang tao lang pala yan sa atin. Iharap mo sa akin si Tisoy. Good, you're alive. Sir. Sabihin mo sa akin, ano talaga ang nangyari? Kausap si Sir Echo at si Mr. Villamor nang biglang... Yeah. You watch your word dahil hindi ako ganun kadali mapaniwala. Kasabihin mo sa akin ang totoong nangyari. Magkausap sila, Sir. Nang biglang may nagpaputok galing sa labas. Ang hinala ko siya rin yung tik-tik. Ang akala ng grupo ni Mr. Villamor galing sa grupo namin. Kaya gumanti sila. At doon na nagsimula ang gulo. Yang mga tama mo, galing ba yan sa grupo ni Villamor? Hindi, sir. Nakatakas kami ni Sir Echo doon. Nakatakas kayo, pero where is Echo? Celine. Sorry, engineer. It's just that si Echo was... Nakatakas kami ni Sir Echo. At biglang dumating ang CIB. Doon na kami napalaban. CIB. Sir,
Pasensya na kung hindi ko naprotektahan si Sareko. Hanggang dulo ginawa ko lahat ng magagawa ko. I've heard enough. Grabe ka kung makatitig, Celine. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong masyadong galingan kay Echo at babalik ka pa sa'kin. Tingnan mo ang nangyari. Boss. Tama na. Huwag ka nang sumagot at mahirap na. Hihintayin na lang natin ang susunod na utos ni Engineer. Pati mo kinakain yung rasyon mo. Magugutom ka niyan. Magaling yung pinadala yung tiktik. Biruin mo, nakalapit sa amin na hindi namin namamalayan. Hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yung kaso mo, Echo Madrigal ang pag-uusapan natin. Bakit ba pati yung club ko? Pinakikialaman ninyo. Dahil ang mga kabataan ang tinarget mo para sa vape drug mo. Tinutulungan ko lang naman sila. Malungkot ang buhay nila. I just want them to be happy. I know the feeling. Do you? Yung kapihin. Itakwil ang sarili mong pamilya. To the point na kayang ka nang iwan sa kalsada habang namamatay. Alam ko yung pakiramdam na yan. It's a sad story. Pero hindi nun tinama ang maling pag-iimpluensya mo sa kanila sa pinagbabawal na gamot. Madrigal, we got you pulled for several counts of drug trafficking. That's a fact. Garantid na hanggang sa huling hininga mo, nakakulong ka. Pero, kung makipagtulungan ka sa amin, baka... Maangalaya ako. If you cooperate with us by giving all the names ng lahat ng kasabat mo, most especially ang boss ninyo, CIB will make sure na mababawasan yung sentensya mo. I want my lawyer.